Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang The Baker. Nagsisimula ang pelikula sa isang matanda na nagngangalang Percy. Siya ay isang panadero at ginugugol ang halos buong araw niya sa pagbebenta ng kanyang niluluto. Gumagawa siya ng mag-isa nang walang sinuman sa paligid upang tumulong sa kanya. Sa mga sandaling iyon, patuloy ding umaasa si Percy na marinig ang mga salita mula sa kanyang anak na si Peter. 26 na taon ang lumipas simula nang huli silang nagkita. Ngayon, si Peter ay isang abalang tao pero isang misteryo kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Siya ay may asawa ngunit ang nakakalungkot, ang kanyang asawa ay namatay. Ngayon, siya na lang at ang anak niyang si Delphi ang namumuhay ng magkasama. Si Delphi ay isang tahimik na bata at hindi masyadong nakakakuha ng pansin sa paaralan. Pagkatapos, nagpakita si Peter sa kanyang paaralan at inilabas siya sa klase upang umalis mula sa bayan. Sa sandaling iyon, walang ideya si Delphi kung saan sila patungo ngunit sigurado siyang aabutin sila ng 2 araw para makarating doon. Nakapagtataka, hindi pala makapagsalita si Delphi, nakikinig lamang siya at tumetango bilang tugon. Ang paglalakbay na ito ay ikinagulat niya dahil ang kanyang ama ay hindi karaniwang naglalakbay sa malayo. Balik kay Percy, nasa uka pa rin siya sa paghahanda ng kanyang tinapay para ibenta. Akmang bubuksan na niya ang kanyang tindahan ay may tumigil na sasakyan. Sa una, iniisip ni Percy na maaaring ito ang kanyang unang customer ng araw ngunit siya ay nagulat dahil nakita niyang kotse ito ni Peter at kasama niya si Delphi. Medyo awkward ang reunion sa unang tingin dahil hindi nagkita sina Percy at Peter sa loob ng 26 na taon. At ito ang unang pagkakataon na pinagmamasdan ni Percy ang kanyang apo. Gayunpaman, umaasa siya na ang pagbisitang ito ay maaaring maging isang matamis na alaala, ngunit malinaw na hindi lang nandoon si Peter para sa isang normal na bagay dahil abala siya sa pakikipag-usap sa telepono. Sa sandaling ibinaba ni Peter ang tawag, sinabi niya kay Percy na gusto niyang iwan si Delphi sa kanya. Sa sandaling iyon, si Delphi ay hindi masaya tungkol dito at bumalik sa kotse. Gayunpaman, tila may ideya siya kung ano ang kinasasangkutan sa trabaho ng kanyang ama. Pagkatapos ay ipinaalam ni Peter sa kanyang ama na babalik siya sa loob ng 3 araw at hiniling na alagaan si Delphi. Bago umalis si Peter ay nagpaalam muna ito kay Delphi. Dahil hindi makapagsalita si Delphi, medyo mahirap para kay Percy ang pakikisalamuha sa kanya. Sa katunayan, bawat 10 minuto ay kailangan niyang tanungin muli kung ano ang kanyang pangalan. Pagkaalis ni Peter, nagsimulang ipakita ni Delphi ang kanyang tunay na kulay. Lumalabas na siya ay isang dakot. Maaari siyang mangagaw ng pera o makagulo sa trabaho ng kanyang lolo. Si Percy na hindi nawala ang kanyang pagkakul sa loob ng 26 na taon ay halos ilabas ang kanyang pagkabigo sa kanyang apo, ngunit napagtanto niyang hindi ito nararapat kay Delphi. Imbes na magalit, sa halip ay gumawa siya ng paraan para maging malugod at komportable ang kanyang apo. Ilang sandali na lang ay magsasara na ang bakery shop. Hiniling ni Percy kay Delphi na tulungan siyang maghatid ng in-order na tinapay. Ngunit hindi pa rin mapakali si Percy lalo na nang mamilit si Delphi na isuot niya ang kanyang seatbelt. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon mula sa kanyang apo. Sa pangkalahatan, nasasanay pa rin si Percy sa ideya ng pagkakaroon ng isang apo sa paligid lalo na ang isang makulit na tulad ni Delphi. Si Delphi ay medyo may pagkapilya, kahit na ang tinapay na paninda ng kanyang lolo ay hindi niya pinatawad. Samantala, nakarating si Peter sa isang magarang bahay. Nagtatrabaho pala siya sa isang international drug dealer na nagngangalang Vic. Ngunit hindi natuwa si Vic kay Peter dahil may nawalang mahalagang bagay sa kanya. Dapat ay iningatan niya ito sa isang kulay orange na bag. Ang nangyari, binuksan ni Delphi ang naturang bag habang nagtatampo siya sa loob ng sasakyan. Sa pagharap sa kahihinatnan ng kanyang aksyon, si Peter ay nasa malaking problema. Pero bago pa lumala ang mga pangyayari, pinayagan siya ni Vic na tawagan ang kanyang anak. Nang sagutin ni Percy ang tawag, natigilan siya. Nag-iwan lamang ng mensahe si Peter tungkol sa paboritong pagkain ni Delphi, at pagkatapos ay narinig ni Percy ang mga putok ng baril mula sa telepono. Dahil dito ay naghinala siya na si Peter ay may kinalaman sa isang bagay na labag sa batas. Nang tanungin niya si Delphi, isiniwalat ng bata ang ilang gamot na kinuha niya habang hindi nakatingin ang kanyang ama. Ginawa ito ni Delphi dahil pagod na siya sa trabaho ng kanyang ama.
Hindi nagdalawang isip, itinago ni Percy ang mga gamot sa isang espesyal na tinapay pagkatapos ay agad silang umalis upang hanapin si Peter. Sa kabilang banda, ang isang internasyonal na distributor ng gamot na nagngangalang John ay hindi nasiyahan kay Vic. Nadismaya siya dahil ang bagay na nawala ay ang pinakamaganda sa kasaysayan ng droga, kaya sinabihan niya si Vic na hanapin ang bagay na iyon. Ilang sandali pa ay nakarating na sa isang paupahang bahay si Percy na ginabayan ni Delphi. Pagdating doon, kinuha ni Percy ang sandali para makipag-usap sa isang babae na kapitbahay ni na Peter at Delphi. Ibinahagi niya na si Delphi ay naiwan ng kanyang ina dahil sa isang malagim na aksidente. Noong sandaling iyon, hindi naka-seatbelt si Delphi at ang kanyang ina. Ang nakakalungkot, tanging ang nanay ni Delphi ang hindi nakarating sa bahay habang si Delphi ay nawala ng kakayahang magsalita. Matapos marinig ito, naintindihan naman ni Percy kung bakit ganoon na lamang ang pagpupumilit ni Delphi sa kanya na magsuot ng seatbelt sa sasakyan. Pagkatapos, nagpasya siyang tingnan ang bahay na inuupahan ni Peter. Pagpasok, nalaman niyang ang lugar ay magulo at lubusang napapabayaan. Iyon ay kapag si Peter ay biglang lumipat mula sa isang bahay patungo sa isa pa. Bago umalis upang maghanap ng higit pang mga pahiwatig, hinayaan ni Percy si Delphi na kumuha ng ilang mga laruan na naiwan. Mula noong araw na iyon, nagsimulang masanay si Percy sa kanyang apo sa personalidad at sa paraan ng paggawa ng mga bagay. Tila natutuwa siya sa kanyang apo. Pero hindi talaga ito ang pinakamagandang oras para magbonding kaya nagtungo siya sa police station para i-report ang pagkamatay ni Peter. Doon, nakatagpo niya ang isang pulis na nagngangalang Clara na nag-interview sa kanya. Walang gaanong alam si Percy tungkol kay Peter maliban sa panahong ipinanganak siya. Si Clara at ang ilang mga pulis ay walang nakuhang malinaw na detalye. Pero kung sino talaga si Percy, wala silang awtoridad na hukayin ang kanyang pagkakakilanlan kaya nahihirapan silang mangalap ng impormasyon tungkol kay Peter. Kinailangan pang siguruhin ni Clara kay Percy kung siya ba talaga ang ama ni Peter. Pagkaraan ng ilang sandali sa istasyon ng pulisya, walang nakitang katawan si Percy na kamukha ni Peter. Kahit na ang pulisya ay hindi makapag-alok ng tulong o direksyon. Si Percy ay may ideya kung saan magsisimulang maghanap. Sa isang pagkakataon, napadpad siya sa isang lugar kung saan tumitambay ang mga gumagamit ng droga na pinapatakbo ng isang taong nagngangalang James. Sa loob lamang ng isang minuto, nakuha ni Percy ang kaunting impormasyon. Ngunit sinundan siya ng mga ilang tao na kung saan ay minamaliit siya. Sa pag-aakalang siya ay isang ordinaryong panadero. Sa pagkabigla ng lahat, si Percy ay isang dalubhasa sa pakikipaglaban. Mabilis niyang hinarap ang mga taong sumusunod sa kanya. Upang maiwasan ang mafia na bumubuntot sa kanya, nagpasya si Percy na kunin si Delphi at manatili sa isang hotel ng ilang oras. Dito, kailangang doble ingat si Percy sa mga masasamang loob, kaya itinago niya sa kisame ng hotel room ang dala niyang droga. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon na bigyan ng kaunting atensyon si Delphi. Samantala, si Vic ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa tatay ni Peter na si Percy. Sa kanyang nakalap, kilala lang si Percy bilang isang matandang panadero. Hindi mapigilan ni Vic na matawa sa pag-aakalang kalaban niya ang isang taong mas mahina. Kaunti lang ang nalaman niya, hindi lang basta matandang panadero si Percy. Maging si Clara at ang mga pulis ay nahihirapang matuklasan ang pagkakakilanlan ni Percy na naging lihim sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, muling kumilos si Percy. Sa pagkakataong ito ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa isang taong nagngangalang Milky. Matapos malaman kung saan nakatira si Milky, pinakiusapan niya si Delphi na manatili sa sasakyan. Sa isang kahon lang ng tinapay, nagawa ni Percy na suyuin si Milky palabas ng kanyang silid. Sa loob ng isang minuto, nakakuha siya ng ilang impormasyon tungkol kay Peter. Handa nang tapusin ni Percy si Milky ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagpakita si Delphi. Ikinagulat ito ni Percy ngunit sa huli, sinalubong pa rin ni Milky ang kanyang kamatayan mula sa mga kamay ni Percy. Sa gabi, nagkwento si Percy sa kanyang apo para matulungan itong agad na makatulog. Nang tulog na si Delphi, nag-iisa siyang pumunta sa isang nightclub sa pagkakataong ito para hanapin ang taong nagngangalang Derek. Bago gumawa ng kanyang pagkilos, nagpasya si Percy na makisama sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang waiter. Hindi nagtagal, nakita niya si Derek at sinundan ito sa restroom. Noong una,
Gumanap si Percy bilang isang assistant na umaasikaso kay Derek. Ngunit nang matanggal na niya ang kanyang jacket, hindi na siya nag-aksaya ng oras at sinimulan niyang tapusin si Derek. Noong sandaling iyon, hindi talaga gusto ni Percy na magdulot ng karahasan dahil nangangalap lang siya ng impormasyon tungkol kay Peter. Gayunpaman, si Derek ay hindi nakikiisa at kinutsa siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na panadero. Ikinagalit ito ni Percy at sa huli ay pinabagsak niya si Derek nang hindi nakuha ang mga sagot na kailangan niya. Dumating si Percy sa hotel na may natamong pinsala at si Delphi ay umiiyak sa pag-aalala. Samantala, nagsimulang pira-pirasuhin ni Vic kung nasaan si Percy. Kahit na nakaramdam siya ng pagkabigo sa sitwasyon tungkol kay Peter, nanatili pa rin siyang mahinahon. Kinabukasan, lumabas si Percy para kumuha ng pagkain. Iniwang abala si Delphi sa pag-iimpaki sa silid. May isang babaeng nakakita kay Percy at ibinalita kay Vic ang lokasyon. Nang samantalahin ang pagkakataon, kumilos si Vic at ang kanyang mga tauhan papunta sa hotel na tinutuluyan ni Percy. Nagpakita sila ng larawan ni Percy sa receptionist ng hotel at nagbigay ng pera para sa impormasyon. Hindi nagtagal, nalaman nila kung saang kwarto naroon si Percy. Buti na lang at alerto si Delphi. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng kama nang mapagtantong nasa labas pa ang kanyang lolo. Sa tamang oras, lumabas siya mula sa silid at nagmadaling sumakay sa sasakyan ng lolo at pagkatapos ay bumusina. Nang marinig ang isang busina, kumilos agad si Percy at nilabanan ang mga tauhan ni Vic na humahabol kay Delphi. Fast forward tayo ng kaunti. Nagkakamot ng ulo si Clara at ang mga pulis sa nasunog na sasakyan sa harap ng hotel. Lumalabas na hindi sinasadyang nasunog ni Percy ang kanyang sasakyan. Upang gawing mas palaisipan, ang sasakyan ay may peking plaka sa ilalim ng pangalan ni Percy. Ngunit ito ay pag-aari ng ibang tao, at ang tunay na may-ari ng sasakyan ay kapangalan din ni Percy. Ito ay namatay 26 na taon na ang nakakaraan. Dahil dito, lalo pang natarante si Clara at ang mga pulis sa pagsisikap na malaman ang misteryo ng tunay na pagkakakilanlan ni Percy. Sa kabilang banda, nalaman ni Vic at ng kanyang mga tauhan na si Percy ay nasa ospital at nagpapagamot ng ilang sugat mula sa kanilang huling engkwentro. Doon, nakita ng isang tauhan ni Vic si Delphi sa hallway ng ospital at nagpahatid papunta sa silid ni Percy. Walang ibang pagpipilian si Delphi kundi ipakita sa kanila. Ngunit alam niya ang kanyang dapat gawin. Itinuro niya ang maling silid at pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa kanyang lolo. Ngunit natagpuan na ang silid ng kanyang lolo sa pamamagitan ng mga ibang tauhan ni Vic. Naganap ang labanan at gamit ang mga bagay mula sa silid, nagawa ni Percy na talunin ang mga tauhan ni Vic. Pagkatapos ay nakabalik si Delphi doon. Ilang sandali pa, dumating si Clara at ang kanyang police squad sa ospital para hanapin si Percy. Gayunpaman, hindi nila ito natagpuan ngunit nakita nila ang mga tauhan ni Vic na mga patay na. Namangha si Clara sa maaaring gawin ni Percy. Samantala, nakuha ni Percy ang isang cellphone mula sa isa sa mga tauhan ni Vic. Nagpadala siya ng mensahe kay Vic na nagpapanggap na isa sa kanyang mga tauhan na nagsasabing nakuha niya ang droga. Nahulog sa bitag si Vic at sinabing magkita sila sa lalong madaling panahon. Kalaunan, nasa tagpuan si Vic at nagulat siya nang hindi tumitigil ang kanyang alarm sa kotse. Hindi nagtagal, biglang nagpakita si Percy at binihag si Vic. Hiniling niya kay Vic na dalhin siya sa kinaroroonan ng katawan ni Peter. Walang pag-aaksaya ng oras, hinitid ni Vic sina Percy at Delphi sa isang lihim na lugar. Pagdating doon, sinabihan ni Percy si Delphi na manatili sa kotse. Nang malaman niya ang malupit na katotohanan tungkol sa kung paano pinatay si Peter, sinabihan niya si Vic na ihanda ang kanyang sarili na tila tatapusin niya ito. Ngunit nang nagpakita si Delphi at nasaksihan ang lahat, lumambot ang kanyang puso at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang umalis ang kanyang kalaban. Nang matuklasan ang kapalaran ni Peter, nagpa siya si Percy na oras na para umalis at dalhin si Delphi sa ibang bansa, habang inilihim sa kanyang apo ang patutunguhan. Hindi nila alam, isang organisasyon ang umaasa kay Percy dahil ito pala ay isang top-notch agent mula sa isang big-time international spy agency. Ngunit inilihim ito ni Percy at sa halip ay nanatili bilang isang ordinaryong panadero. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!